sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go. Sabing mababaw si Senator Raffy Tulfo. Mm-hmm. Pero yung issue po ni Raffy Tulfo tungkol po sa electric fan, tungkol po sa PTA, tungkol po sa... anong tawag natin? Tungkol po dito sa contribution ng mga magulang ng sa PTA o sa eskwelahan. Para sa akin po, no, masyadong hindi nararapat na ito yung mga tinatalakay ng mga senador, no? Pasensya na kayo kung yung nakanood ng live nasabi ko na to, pero ulitin ko po para sa mga hindi po nakanood ng live, sa replay lang. Ang sinabi ko po kasi ron, 'di ba? Pag binigyan ka ng malaking power ng taong bayan, dapat malaki rin po yung nilulutas mong problema. Mm-hmm. O, kasi hindi po simple yan eh. Yung pong problema ni Raffy Tulfo, Senator Raffy Tulfo, na maliit tapos ginagawa niyang super laking problema, eh kaya pong lutasin, sabi ko nga, kaya pong lutasin na lahat ng mga principal, high school man o elementary. Kasi napakasimple lang po eh. Kung ikaw ay bababad ka, senador ka, hinalal ka ng milyong-milyong Pilipino, bababaran mo yung mga ilang buwan na eh. Yung nakalipas eh. Yung konfrontasyon pa nila ni Inday Sara, ni VP Inday Sara, hanggang ngayon, yun pa rin yung issue niya sa DepEd, no? Mm-hmm. At hanggang ngayon, kahit na sinabi niya ang dami niya nilabas, hindi po kayo, paalala ko lang po sa mga senador, hindi po kayo hinalal ng taong bayan para maging umangal. No? Kayo po ay hinalal kasi ang taong bayan umaangal, 'di ba? Kung ang mga nilalapitan po namin para lutasin yung mga problema namin ay aangal lang din, eh bakit pa kami naghahalal ng mga senador, ng mga congressman, tama, ng mga mayor at governor? Tama, tama. Kung ang gagawin lang din naman ng hinalal namin ay dadagdag lang sila sa mga umaangal. Di po ba? Ano po yung logic ng sinasabi ko? Yung kapal ng ganun, kung totoo mang mga pangalan, yung hawak nito, hindi po ako natulpo. Tungkol lamang sa paniningil ng electric fan at iba pang paniningil ng PTA. At hindi niya nalulutas. Eh, makikita niyo po kung anong uri ng pamumuno yung aasahan natin balang araw. Pag siya po ang naging pinuno ng buong bansa. Hmm. Yung maliliit na bagay, dun po siya nakapokus. Alam niyo yung ibig ko sabihin, try to delegate. Kasi kung sa'yo nagreklamo, pwede mo na pong ipasa yung mga pangalan niya ni DepEd. Baka pwede naman ito. Di ba? Pwede mo nang ipasa sa DepEd yung mga pangalan na yan. Ang dali lang pong lutasin, pera biro. Nagsasabi po ako mula po sa aking karanasan. O kaya, kung sa barangay nilapit ng nanay at tatay yan,
yung problema nila, wala malamang walang pambayad ng ano yan. Di ba? Yun yung point ni... Oo nga, ano. Kung sa barangay nilapit yun, mga kaibigan, malamang sa malamang, dun palang lutas na agad. Senator Tulpoy, hirap na magpaaral dahil anak ng mahirap. No? Hirap na siya magpaaral. Nahihiya. Voluntary nga, pero nahihiya dahil pinapahiya ng mga teacher o kung sino man yung nagpapahiya. Eh, kaya pong lutasin pang barangay na issue yan. Kung ayaw dumirekta na magulang sa principal, kaya po may mga PTA. Pwede po sila magsabi sa PTA nila. Pwede po sila magsabi ng PTA pangkalahatan. At kung nahihiya pa rin, pwede po magsabi kay kapitan o kay kagawad. Kagawad, samahan mo naman ako sa principal. No? Para po, ang pinag-iisipan ng senador, yung hindi kaya nung maliliit na manggagawa ng pamahalaan. Di po ba? Kasi po, sa totoo lang, kaya pong lutasin niya ng principal. Ang hindi po kaya lutasin ng principal, yung paggawa ng batas, paano magkikreate ng mga trabaho. Mm-hmm. Yung paano gagawa, hindi po makakagawa ng batas yung mga principal, yung mga barangay captain para maibsan yung ating tumataas na presyo. Hindi po makakagawa ng batas yung mga barangay captain, yung mga principal, yung mga deputy official para po malutas yung mga problema na suliran natin sa West Philippine Sea. Nakukuha po ninyo, bigger responsibility ang binigay, ang hiningi mo. Hindi ka naman tumakbo na congressman. Hindi ka naman tumakbong mayor. Tumakbo ka bilang senador. Binigay sa iyo. In fact, ang taas niya, 'di ba? Pangatlo siya. Hindi po ako ano ha, Senator Tulpo, ito po ay maganda ay suggestion mula po sa isang abang vlogger. Hindi po kita inaaway. Nakakatakot kasi yung mga maliliit na vlogger na dedemanda ni Senator Tulpo. Wala po akong ganong intensyon na siraan kayo. Suggestion lang. Di po ba? Ipaubayan nyo na po yan. Ibigay nyo lang po. Kung gusto nyo po, gawin nyo pong per province. Lahat po na may problema sa Bataan, ibigay nyo po sa DepEd sa Bataan. Lahat po na may problema sa Bulacan, ibigay nyo po sa DepEd sa Bulacan. Ganun lang po. At ang pagtuunan po natin ng pansin, yung mga problemang pang Pilipinas, yung hindi po kayang lutasin ng mga principal ng Corazon Aquino Elementary School. Yung hindi po kayang lutasin ng Marcelo H. Del Pilar High School principal. Ganun din dito kay Risa Ontiveros. Ang tagal na, buwan na. Ang daladala mo pa rin. Paano ni ginastos yung 11 na yung 125 million within 11 days? Yun pa rin ang daladala mo. Samantalang alam na lahat ng tao na nakasampa na yan sa Supreme Court. Wala ka naman sinasabing nilabag na batas. Panay ka lang naman ng tanong. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.